El Shaddai dito sa bansang Hong Kong. At mula Lunes hanggang Friday ay doon po sa St. Joseph po sa Central. Amen. At pag-araw po ng Sabado at Linggo dito po. Sa Sabado po sa Secret Heart Church po. At yung hawak po ninyong mga panyo na nakasulat dyan ng Salmo, dyan nakasulat yung Salmo na yan ay siyang binabasa at dinadarasal tuwing araw ng oras ng alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 din ng hapon. Kaya sa mga oras na ito, pwede po bang malaman ang inyong mga pangalan kung taga saan po kayo sa ating bansang Pilipinas? Sister, pangalan? Angeline po, taga Bulacan. Bulacan! Yan, Bulacan. Bulacan. Lilibet Pareja po, Las Piñas. Taga Las Piñas! Nazel po, taga Cebu. Cebu! Edna De La Torre, Bulacan. Taga Bulacan! Madeline po from Ilocos Sur. Taga Ilocos Sur! Ilocos Sur! Yeah. Naway mga kapatid, naway dito ang una at huli ninyong pagdalo sa gawain ni El Shaddai. At Amen. Naway makasama namin kayo ting araw ng mga day off ninyo. Amen. Kaya sa mga oras na ito, palakpan po, palakpan sa ating mga baguhan. Amen. Amen. Welcome mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon at sa amo namin na sa araw nito answered prayer kayo. Amen. Amen. Makakabalik na po kayo sa inyong upuan. Marami pong salamat. Salamat po. At ngayon po, tatawag po tayo kung sino pong pinagpala ng Diyos. Ang lahat po ba'y pinagpala? Amen. Amen. Kung sino pong pinagpala o volunteer po, pumunta po dito sa unahan upang i-share ang kanyang pagpapala. Amen. Amen. Alapit na lang po dito, sister, kasi walang nagpalista. Praise God. Sa malakas na mapuri sa ating Yahweh El Shaddai, Lord, ibinabalik ko lang ang papurit pasasalamat sa iyo, God. Dahil po, first year and second year, pangarap po ng anak ko na masama siya sa with honors. Pero andyan lang po na nagpapalakas. Patuloy pa rin po yung prayer request ko na bigyan siya ni Lord ng divine knowledge, divine wisdom na galing sa kanya. Kaya maraming salamat, Lord, sa kanyang third year na to, God. Salamat dahil first grading to final, pinagkaloob mo sa aking anak. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Tunay ang panalangin ng isang ina ay mabisa. Amen. Amen. At kapatid. Praise God. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Nilista ko na po marami-rami. Yes, Lord, salamat po sa kagalingan na pinagkaloob po sa akin itong buwan na po na ito. Tapos ang good news pa, sabi po kasi yung mens ko nagloko-loko. Tapos sabi po ng doktora, praise God, magkakaanak ka pa, sabi niya. Pero sabi ko pong ganun, papunta na po kasi ako sa perimenopause. Pero sabi po ng doktora sa akin, okay lang yan. Kaya sabi niya, yung sa ano po, na huwag daw po akong mag-alala. Siyempre, curious lang po ako kasi laging normal naman po yung daloy ng mens ko. Kaso this last month po kasi nagloko. Kaya nagpa-check up po ako. Okay naman po lahat ang check up, salamat sa Diyos. Tapos, ang pangalawa, salamat po sa aking mga amo dahil sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ko po, that time na may sakit po ako, sabi ko sa amo ko, kailangan natin ng kasama ko. Sabi ko lang, nagsabi ako, yung kayang asawa ko, sabi ko, okay, sabi niya, we will talk about it, sabing ganun. Nung pag ano na, sabi ko, Lord, hindi ko na po babanggitin uli, sila na pong magsabi. Kaya po, last week, pumunta na po siya ng agency, yung asawa ko, nagpirma na po ng kontrata. Salamat sa Diyos. Tapos, this week, mamemedical na po. At makakasama ko na po siya sa gawain. At inaangkin ko na po din na makasama ko na siyang maglilingkod din po dito ang aking brother husband. Amen. Tapos, nung May 30, ano po yung, hindi ko expect, with honor po, high honors yung anak ko sa school. Tapos sinabitan po ng medalya last Friday. Tapos, yung pong nalalapit na
birthday celebration po ni Tatay for 85 years kasingidad po ni Brother Mike na patuloy din naglilingkod sa simbahan na malakas pa rin na pinagkakaloob ni Lord na kaya yung kapatid ko pong isa sa restaurant po daw gagawin kaya siya po lahat ang magpo-provide ng gastos. And finally last but not the least, yung annual leave ko po binigay na rin ni Amo. Ayun, at tapos, kaya marami mang pagsubok, maraming blessing. Pero yung luhod po na true prayer sa Diyos, pakikiusap ko po araw-araw sa Kanya, more on prayers, less cellphone. Ayun, marami pong pinagkaloob na pagpapala po sa akin, hindi lang po sa aking buong sambahayanan. Kaya wala pong may babalik kay Lord, kundi mataas na po po rin pagsamba at pasasalamat. To God be the glory. Amen. 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 Isa pa pong sharer, kung sino pong volunteer na pinagpala diyan ng Panginoon, mangyari po lamang pumunta dito. Amen. May o, pinagpala po ba? Isa pa pong sharer. Amen. Meron po dyan? Lahat naman tayo pinagpala, di po ba? Press that. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Good afternoon po mga brother and sister in Christ. Matagal ko na pong gusto itong patotoo, subalit hindi po ako natatawag. Ngayon po ang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, kapag Panginoon, kapag po ako'y nag-for good na, hiniling ko lang po maliit na halaga para po sabi ko, patuloy pa rin po ako makakatulong sa iyong ministry. Kasi sabi ko po, pag nasa Pilipinas na, at pag po talagang kinulang sa financial means, napapawalay po tayo sa gawain. Kaya lagi ko pong sinasabi, Panginoon, kaya kong mawala ng pera, subalit hindi ko kayang mapawalay pa sa'yo, doon ako natatakot. Praise God po, hindi ko inaasahan. Maliit na halaga lamang po ang hiningi ko, subalit binigyan po niya ako ng isang business na hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng ganun. Sa ngayon po, habang nandito po ako, nagkakaroon din po ako ng income na nasa Pilipinas na hindi ko po pinaghihirapan. Kaya to God be the glory. Amen. To God be the glory. Ganyan ang Diyos natin, ang Panginoon na itapat sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen. At ngayon po mga kapatid, inaanyayahan po namin magsitayo na lahat. Kayo po ba'y pinagpalo? Amen. Tumayo na po tayong lahat. At mga kapatid, tumayo na po tayong lahat. Kayo po ba lahat ay may mga prayer request na? Itaas po ang prayer request. Praise the Lord. Ang mga wala pa pong prayer request, gumawa po kayo ng prayer request at tiyak yun, sasagutin ng Diyos. Amen. 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 At dadako na po tayo sa pananambahan. Pangungunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa pamamunguna po ni Sister Judel at sa Liturgical Dancer at sa Provincial Group ng Cagayan Valley Group. At ang mananalangin ay si Sister Julinda Quintas. At patuloy nating pagpalain ang ating kapatid na si Brother Ron na siyang maghahayag ng mabuting balita. Amen. Thank you, Lord. Kaya salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin, purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na nagbigay buhay sa amin at aming ikinabubuhay. Maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa banal na Eucharistia na aming natanggap sa mga sandaling ito, sa banal niyong dugo at katawan, O God, na magbibigay sa amin ng kalakasan, kaligtasan, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa mga sandali po ito, Panginoon. Patuloy niyo, Panginoong Diyos, pagpalain ang gawain niyo sa oras na ito, O God. Patuloy niyo pagpalain ang mang-aawit, O Lord God, na mangunguna sa panambahan niyo, Panginoong Diyos, na sa kanilang pag-awit, O Lord God, ay ito po ay makarating sa iyong luklukan.
at mabuksan ang durungawan sa kalangitan at ibuhos ang magsaganang pagpapala at biyaya sa bawat isa sa naririto, O God. Patuloy niyo din po, Panginoong Diyos, pagpalain ang lugar na aming tinatayuan, O Lord God. Ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoong Diyos, palibutan ng libu-libong banal na anghel upang kami malaya, magpuri, magsamba sa iyo, Panginoong Diyos. At patuloy niyo din po, pagpalain, Yahweh, ang iyong lingkod na isinugo rito sa bansang Hong Kong, si Brother Rod Banyares. Pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy pagpalain ang mga salita na kanyang ihahayag sa Samahan ninyo ng tanda, himala at kababalaghan. Ang iyong salita na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Ang iyong salita na magbibigay sa amin ng kalayaan. Ang iyong salita na magbibigay sa amin ng kagalingan, anumang uring karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay. Yahweh, maraming salamat sa mga sandali pong ito, O Lord God. Banal na Espiritu Santo, maghari ka sa puso't isipan ng bawat isa. Patuloy niyo pagpalain, Panginoong Diyos, ang aming samot dalangin. Maraming salamat sa tagumpay sa araw na ito at sa banal niyong gawain, Yahweh El Shaddai. Hallelujah. To God be the glory. Amen and amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise God. Malakas po. Diyos na buhay, sa maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Sige po, una po sa lahat, taas pa natin ating dalawang kamay. Yes, so, sige po, yung malakas na mapuri sa ating Diyos na buhay! Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Awitan natin ang ating Yahweh El Shaddai, yes, oh God. Sa oras na ito, hayaan natin ang ating Diyos na gamitin ang ating buhay. So God, dalhin mo kami sa iyong kaharian. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, O God. At gawing pagkabanal-banal sa iyong harapan, O God. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa iyo. Gamitin mo, O Diyos. Gamitin mo, O kami. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami. Dalhin mo kami sa kabanal-banal. Yes. Patawarin mo kami, O Diyos. Dali
Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Amen. Thank you, Lord. Malakas na mapuri sa ating Yahweh El Shaddai. Kayo po ba'y handa ng sumayaw at tumawid sa ating Diyos na buhay? Amen! Na walang kaba, walang takot at hindi nahihiya? Amen! Amen! Kaya sa oras na ito, tayo po'y umawit at sumayaw sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po. Amen. Dahil sabi niya sa Ecclesiastico 51 verse 29, ipagdiwang ninyo ang kabutihan ng Panginoon at huwag kayong mahiyang magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Kaya po sa oras na ito, halina't magpuri tayo sa ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Si po ay palakpak ang mga kawal ng pinagpala. Hallelujah! Palakpak na may kasama. Sama-sama sa isang tinig, sa isang tinig. Taas mga kamay, papuri sa Kanya. Sino? Jesus! Ating ipagsigawan, bawat nilalang ay dapat na baliwan. Sino? Sa sala ng tao. Halina, tayo magsama-sama. Halina, tayo magsama-sama. Sa isang tinig, sa mga kamay, kaway sa Panginoon. Papuri sa Kanya. Sino? Jesus! Ating ipagsigawan, bawat nilalang ay dapat sa Panginoon. Sa sabay-sabay magawin na sa ating Panginoon. Puri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw! Sayaw! Tunay na papuri ay isayaw. Sayaw! Sayaw! Tunay na papuri ay isayaw. Wala nang kaba, wala nang kaba, wala nang tako. Di na ako mahihiyaman. Wala kong kalimutan ang aking sarili upang mapuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Lundag! 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 Lundag!
tunay na papuri ay ilundag. Lundag! 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 Tunay na papuri ay ilundag. Sigaw! 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 Tunay na papuri ay isigaw. Sigaw! 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 Tunay na papuri ay isigaw. Sigaw! 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 Tunay na papuri ay isigaw. Sarap magpuri sa ating Panginoon. Amen, amen po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige po. Inhale, exhale mo po na tayo. Inhale. Exhale. And smile. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating dalawang kamay. Patuloy po natin purihan ang ating Yahweh El Shaddai. Yes, O God. Ama naming nasa langit, O Diyos. Maraming salamat. Kami yung tinangkap, hinugasan, at tinawag mo kaming anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapangyarihan, kapangyarihan,
sa iyong sayo. Serve the Lord, oh my soul.
the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy the Lord, be the name of God, Jesus, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon.
Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Patuloy ka naming itinataas sa dakong ito dahil ikaw ang Diyos na napakabuti. Tunay nga, Ama, na hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mong inaabot ang bawat taong nagtitiwala at nanalig sa iyong pangalan. Amang banal, patuloy kong dinudulog sa iyo ang dakong ito, na ang lugar na ito ay lagi mong pagpalain. At ang lahat ng pumaparito sa dakong ito ay abutin lagi ng iyong biyaya, dakilang Diyos. Kaya Ama, pagpalain mo lagi ang bawat gawain na nagaganap sa lugar na ito. Sundan ito lagi ng himala upang lahat ng nakakarating sa lugar na ito ay makaranas ng iyong kapangyarihan. At patuloy ko rin pong dinudulog sa iyo, dakilang Ama, ang aking mga kapatid na walang sawang pumaparito sa lugar na ito. Silang lahat na nananalig at nagtitiwala sa iyo, huwag niyo po silang pababayaan. Lagi mong i-provide, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangailangan. Tulungan mo lagi sila, Ama, na patuloy na magkaroon ng kalutasan ang anumang problema na kanilang hinaharap sa buhay. At kung sila man ay mayroong mga karamdaman, sila, dakilang Diyos, ay pagalingin. At sa araw na ito, hinihiling ko sa iyo, Ama, na ibigay niyo po ang katugunan sa lahat ng kanilang mga kahilingan sa buhay. At kami po ay umaasa na sa araw na ito, silang lahat ng mananalig at magtitiwala sa iyo ay hindi aalis sa lugar na ito na hindi taglay ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Amang banal, salamat po at aming pinaniniwalaan na kanina pa pinagpapala mo na ang lahat ng naririto ngayon. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang mabuting balita. Sundan ito ng himala at kababalaghan. Upang sa iyong mga salita, O Diyos, kami ay patuloy na magkaroon ng kalakasan at katatagan. At kami, Ama, ay patuloy na magkaroon ng malaking pag-asa. At naniniwala po kami na ang gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Maraming maraming salamat at sa iyo namin, O Diyos, ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa.
rito, God. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At basahin natin ang ating pagginilayan sa araw na ito. Ito po yung aking binasa rin nung nakaraan. Dahil ito po ay tuloy-tuloy po nating pagninilayan. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 18, talatang 1 hanggang talatang 8, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang inihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita, mga kapatid, ating papurihan at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak bigay natin kay Lord. Glory to God. At katulad po ng dati, ako'y manghang-mangha talaga sa inyo dito sa bansang ito. Talagang hindi kayo matitinag. Uminit, umulan, bumagyo, andyan pa rin kayo. Kaya kanina sabi ko, grabe talaga ang Diyos. Kaya ang dalangin ko sa inyo ay lagi niya kayong pagpalain. Sabihin niyo, grabe. Alam niyo ba yung kantang yon? Amen! Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Sa pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe. Grabe. Amen. Grabe. Grabe ka sa buhay ko. Amen. Pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko sa pagising pa lang sa umaga. Amen.
gising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing blessed ang buhay ko. Kay sarap, sarap sa presensya mo. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Amen. Thank you, Lord. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Sige po, sabihin niyo po, grabe ka sa buhay ko. Grabe ka, Lord, sa buhay ko. Malakas ba ang iyong loob na sabihin niyo kay Lord? Amen! O sinong malakas ang loob na kaya yung sabihin, grabe ka sa buhay ko. Amen! Alam niyo po, pag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, sa kanyo lang masasabi, grabe ka sa buhay ko. Amen! Kaya kayong mga naririto sa gawain na ito ng Panginoon, kayang-kaya niyong isigaw, grabe ka sa buhay ko. Mayroon pa bang aalis kay Lord? O di ba sabi ng kanta, kay saya-saya sa presensya mo. Walang ibang kaligayahan at kasiyahan kundi sa presence lang ni Yahweh El Shaddai. Kaya makakapo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti. So balikan po natin kasi ang sabi po ng talatang isa ng kabanatang 18 ng ating binasa sa Luke chapter 18 verse 1, sabi po ng Bible, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. So nung nakaraan, ito po ay ating pinag-aralan is about seeking God's favor. Yung paghahanap sa pabor ng Diyos. At napakinggan po natin nung nakaraan na matatagpuan lamang natin, mahahanap lamang natin ang pabor ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya kung gusto mong paboran ng Panginoon, sabi natin nung nakaraan, mag-pray ka lagi kay Lord. At tiyak ikaw ay papaboran ni Yahweh El Shaddai. Amen po. And then, sa araw na ito, ito po ang ating pag-aaralan kasi ang sabi ng ating binasa, laging manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. So sa pananalangin ay mayroon pong tinatawag na right attitude. Kaya itong ating pagninilayan sa araw na ito, the right attitudes and prayer. Ang tamang ugali sa pananalangin. Kaya ang tanong ko po, sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Panginoon? Mahina yung sigaw. Lalakasan yung sigaw kasi malapit ang anniversary sa Manila. Dadalo ba kayo sa anniversary ng Manila? Ayan, kung kayo ay uuwi ng Pilipinas itong buwan ng Agosto, tumuloy kayo sa Luneta. Alam ko sa Luneta ang gawain. Tapos, dumalo kayo sa gawain. Unahin nyo si Yahweh El Shaddai. At kapag inuna nyo si Yahweh El Shaddai, ako'y naniniwala, malaki ang blessing na ibibigay sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Narinig nyo po ba ako dyan? O dito, narinig po ba ako? O pumalakpak ng malakas? O doon sa dulo, pumalakpak ng malakas? Ayan. Salamat kay Brother Stephen ha, kasi talagang ginagawa ni Brother Stephen ang the best. Pagpalain ka lagi ng Diyos, Brother Stephen. Totoo lang, talagang sabi nga ni Brother Stephen, I do my best. Yan.
Kaya nakakatuwa naman kasi talagang inihahandog ng ating kapatid na si Brother Stephen yung kanyang talento para lamang patuloy na pagpalain ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Kaya po, ito po ang ating pag-aralan, the right attitude, attitudes in prayer. So, kailangan natin ang tamang ugali sa pananalangin para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Tugunin ang Diyos sa ating mga kahilingan. Kasi nga ang prayer ay paghingi sa Panginoon. At na-discuss po natin last Sunday na ang prayer is a voice of heart. Ang panalangin ay tinig ng puso. Kaya napakahalaga na ang panalangin ay nanggagaling sa puso. Kaya tanungin mo po ang katabi nyo, gusto mo bang maging answered prayer? Anong sagot ng katabi? O sabihin mo sa kanya, sa panalangin, mahalaga ang puso. Mayroon ako napuntahan, inalok ako ng pagkain. Ang sabi sa akin, Brad, anong gusto mong pagkain? Ang sabi ko, basta galing sa puso. Maya-maya, may dumating sa akin. Pagkain, saging. Sabi ng sister, Brad, yan, galing talaga sa puso yan. Masyadong masunurin si sister. Oo nga naman, wala namang ibang galing sa puso kundi saging. Kaya pag kayo ay nag-alok at sinabi sa inyo, basta galing sa puso, alam nyo na kung ano yon. Saging po yon. Okay, tuloy tayo. Baka sana naman tayo mapunta. Sabi po dito, ano ba o ano ang mga tamang ugali sa pananalangin para tayo ay pagpalain ng Panginoon? Pero tanungin ko muna kayo, gusto nyo bang umuwi sa araw na ito na answered prayer? Sinong gustong umuwing answered prayer? O ang tanong uli, gumawa ba kayo ng prayer request nyo? O sinong gumawa ng mga prayer request? Kasi paano makaitutugunin? Wala kayong prayer request. Dapat may prayer request kayong ginagawa para may tutugunin ang Diyos sa inyo. Amen po ba? Ang prayer request na yan, isusulat nyo dyan ang kahilingan nyo. At huwag yung iuuwi yung inyong ginawa na prayer request. Kasi nga naikwento ko na ito sa gawain, di ba? Uulitin ko lang uli. Na mayroong gumawa ng prayer request, tapos nakalimutan ihulog sa buslo. Yung buslo, yung ano, yung basket, yung pinangungulikta. E ngayon, hindi niya ngayon alam kung saan niya ipapadala ang prayer request niya ngayon. Kasi hindi naman niya alam ang address ni El Shaddai. Kaya sabi nung mama, ano kayang address ni El Shaddai? Paano ko may ipaparating sa kanya ang aking prayer request? Ngayon ang ginawa nung mama, pumunta ng post office. Doon inihulog ang kanyang prayer request. E tamang-tama naman, yung mamang ito may utang na 1,000. E yung mga nasa post office naman ay mga prayer partners din. Ngayon, kilala ng mga prayer partners yung mama, kaya ang ginawa ng mga prayer partners sa mga staff doon sa post office, binuksan yung prayer request, binasa. E nabasa nila, Lord, may utang po akong 1,000. Pwede po manghingi ng 1,000 pambayad sa utang ko. Naawa ngayon ang mga staff, kaya ang ginawa nila, nagpatak-patak sila ngayon. Nakaipon sila ng 800. Nilagay ang 800 doon sa sobre at ibinalik doon sa mama yung sobre na yon. Ngayon, pagbukas ng ano nung mama, sabi niya, Lord, salamat talaga sa iyo. Napakabait mo. Answered prayer ako. Nung bilangin niya, 800 lang ang nakalagay. Sumulat uli ang mama. Sabi niya, Lord, salamat sa pagpapala mo. Kaya lang may kulang pang 200. Pwede ba, Lord, sa susunod, huwag mo nang padaanin sa mga taong iyon kasi binabawasan. Minsan, ganun naman ang sitwasyon, di ba? Kung sino yung tumutulong na pagbibintangan pa.
kung sino yung mabait, yung ang lumalabas na masama. Pero sige lang, kahit na ikaw ay mapagbintangan at lumabas na masama, as long na tama ang iyong pagkatao sa harap ni El Shaddai, ako'y naniniwala pagpapalaing kayo ng Panginoon. Kaya huwag niyong intindihin kung ano man ang mga ibinibintang sa atin. Tama ba? Kayo ba'y napagbintangan na? Sino sa iyo napagbintangan na? Na ng agaw ng asawa? Mali yun. Pangit yun, ha? Masama yun. Ah, kayong inagawan. Ayan. Okay lang. Pag inagawan kayo, sige lang, at least nakakasunod kayo sa kalooban ng Lord na share your blessing. Alam niyo po, kayo may biyaya kayo kay Lord. Kayong mga inaagawan, higit pa ang ibabalik sa inyo ni Yahweh El Shaddai. O sabihin niyo uli, puso ay mahalaga. So ngayon, ano ang tamang ugali sa pananalangin para tayo ay maging answered prayer lagi? So pauna, sabi dito ay tamang motibo. Sabihin niyo, tamang motibo. Bakit tamang motibo? Ibig sabihin, hindi lahat ng prayer ay kailangan tugunin ng Diyos. So mayroong mga prayer na talagang tinutugon at mayroon namang prayer na hindi. So basahin natin kung ano yung tamang motibo sa panalangin. Kasi sabi dito ng Bible sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba tagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? So ang word na ginamit ay kalooban. Ang sabi dito, hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Kaya mahalaga talaga ang puso, mahalagang kalooban. Sabi ng talatang 2, mayroong kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at nagalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang mga iyon. Ninanais o iyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Talatang 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin, humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So ibig sabihin, hindi lahat ng paghingi ay tama. Kapag ang ating paghingi ay para sa ating kalayawan, ay ang sabi ng Bible, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. So ibig sabihin, napaka-importante mga kapatid ang tamang motibo sa pananalangin. Diba, minsan pag ang tao ay nagpe-pray, panay hingi, hingi, hingi. Pahingi. So yun ang nagiging problema ng tao sa prayer. Ang sabi ng aklat ng Mateo chapter 6, kung hindi ako nagkakamali, bago pa kayo dumulog sa Panginoon, ay alam na ng Diyos ang inyong kailangan. Amen ba? Kaya kung kayo po ay lumalapit sa Panginoon, hindi dapat hingi ng hingi. Kasi ang Bible mismo ang nagpapatunay na bago pa lamang kayo lumapit sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano ang gusto mo. Tama po ba? Kaya napakahalaga, mga kapatid, my dear brothers and sister, kaunti lang palang brother dito. Kasi dito lamang na lamang ang mga babae. Kaya, mga kapatid na lang. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap.
So sa madaling salita, may mga paghingi na hindi talaga natatanggap ng tao. Mayroon tayo mga minimiti na hindi natin nakakamtan. Kasi nga, depende yan sa motibo mo. Depende yan sa motibo po natin. Sa laman ng ating mga puso. So ngayon, ano yung halimbawa ng maling motibo? Kasi ang Bible po mismo ay nagbibigay ng mga halimbawa. Katulad halimbawa sa paghingi, sa pananalangin at paghingi sa Diyos. So ano ang halimbawa na ibinibigay ng Bible sa maling motibo? Ang sabi po ng aklat ng Marcos, Kabanatang 10, talatang 35 hanggang sa talatang 37, sabi po ng Bible, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. So ano yung inihingi ng magkapatid? Sila ay makaupong katabi ng Panginoon. So parang may hinahangad. Mayroong gusto sa sarili lamang. Alam niyo po, pagka selfish po tayo, ang gusto natin ay panay sa sarili lang, minsan, hindi binibigay ng Diyos. Kasi ang ating layunin, pansarili lamang. Amen ba? Yun ang ating mithiin, panay, akin, akin, akin. Yung bang hindi naiisip ang iba. Laging sarili ang naiisip. Kaya minsan, yung ating pagdulog sa Panginoon ay wala pong kapangyarihan. Dito, alam niyo po, hindi po ibinigay ng Panginoon ang kahilingan ng magkapatid na ito kasi hindi naman tama ang hinihingi nila. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng hinihingi ay ibinibigay ni Yahweh El Shaddai. So ano ang halimbawa ng tamang motibo? Ang sabi po ng 1 Kings chapter 3 verse 5 up to the following verses. Basahin natin para makita natin ang tamang motibo sa paghingi sa Panginoon. Ang paghingi ay sa pamagitan ng panalangin. Ang sabi po dito ng Bible, kinagabihan samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayoy nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan, ngayoy nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari magpakailan o sa napakalaking bayang ito? Dahil dito ang hiniling ni Solomon, o dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. So ano ang pinapakita ng tamang motibo sa paghingi? Si Solomon ay hindi humingi ng pangsarili lamang niya. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng kapahamakan ng kanyang kaaway. Ang hiningi niya ay karunungan para mapamahalaan niya ang bayang Israel.
siya ay makapagdesisyon ng tama na naaayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba na sa buhay ng tao, napakahalaga ng tamang desisyon? Andyan ba kayo? Maraming mag-asawang nagkakahiwalay kasi mali ang desisyon. Bakit mali ang desisyon? Nagdidesisyon kasi paggalit. Hindi muna pinapalipas ang galit. Hindi muna pinapahupa ang galit. Kaya marami ang nagkakahiwalay. Lalo kapag ka dito, halimbawa, andito kayo sa Hong Kong, ang asawa niyo wala rito, nasa Pilipinas, minsan pinakikinggan mo yung kumari mo kaysa asawa mo. Andyan ba kayo? Na hindi naman natin minsan alam kung totoo ang sinasabi at ipinaparating sa iyo ng kumari mo. Magagalit ka sa asawa mo ng walang dahilan. At magkikipaghiwalay ka ng walang dahilan. Na walang kamalay-malay ang isa, tapos ikaw ngayon nagdidesisyon na ng hiwalay. Kaya minsan, ang tao ay namamali dahil sa maling desisyon. Si Solomon humingi sa Panginoon ng karunungan dahil ang kanyang pamamahalaan ay ang bayang Israel. At ang kanyang pagdidesisyon ay napaka-importante, napakahalaga. Alam niyo ba na dumating sa Israel ang taghirap? At mayroon pong dalawang babae na dumulog kay Solomon para hatulan at humatol ng tama. Nagkasundo ang dalawang nanay kasi nung dumating ang taghirap, nagkasundo ang dalawang nanay. O sige, tingnan niyo muna. Mga chismosa. Kayo talaga. Sabi mo sa katabi mo, focus. May tumatakbo lang, kayo talaga. O kalabiti mong katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ikaw, hindi malaman kung saan talaga. Okay lang ba kayo? Okay, tuloy tayo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Gising mo ba kayo? Okay. Dumating ang taghirap at nagkasundo yung dalawang nanay. Oh no, hindi pa nagkasundo. Iba yon. Yung bang nadaganan ng isang ng nanay ang kanyang anak at namatay. Ngayon, kinuha ngayon ng isang nanay yung namatay ang anak. Kinuha yung anak ng isa at yung kanyang anak na namatay, yun ang itinabi doon sa nanay na buhay ang anak. Kinuha yung anak na buhay at yun naman ang inangkin niyang anak. Nung gumising yung nanay, pinagmasdan niya ang kanyang anak. Nung pagmasdan niya, nakita niya, hindi tong asawa ko ha. Andyan ba kayo? Pangyaw ito ha. Bakit? Nasa Hong Kong ka, kaya namagising ka, hindi tong asawa ko. Ito na ngayon, sabi ng nanay, nabuhay ang kanyang anak, pero ang kanyang katabi na ay patay na. Sabi niya, hindi ito tong anak ko. So kinukuha niya ngayon ang kanyang anak na totoo, yung buhay na anak, ayaw ibigay sa kanya ng isang nanay. Kasi yung isang nanay ay nakikipag-away talaga. Sabi ng isang nanay, ito ang aking anak, itong buhay ang anak ko, yung patay ang sa iyo. Kaya ang ginawa ng dalawang nanay, dumulog kay Solomon para hingiin ang katarungan. Sa harap ng hari, sa harap ni Solomon, nag-aaway yung dalawang nanay. Kasi siyempre nga naman, pag nanay ka, hindi ka makikipagtalo o hindi ka yung ipaglalaban mo, yung karapatan mo. Amen ba?
Ganyan ang mga babae, hindi pumapayo ng talo yan. Lumalaban talaga yan. Kaya huwag kayong makikipag-away sa babae. Kapag ikaw ay lalaki, wala kang panalo. Kaming mga lalaki ang laging mali. Kayong mga babae ang laging tama. Kasi pag iginit namin na kami ang tama, hindi matatapos ang usapin. Para matapos ang usapin, sige, ikaw ang tama, kami ang mali. Kaya walang laban ang lalaki pagka nakipagtalo sa babae. Pangalawa, ang babae, ang lakas ng memory niyan. Kahit nagpatawad na yan, lumipas ang mahabang taon, mahabang panahon, hindi nakakalimot yan. Andyan pa ba kayo? Matalas ang memory ng mga kababaihan. Kami mga lalaki naman, mahina kami sa memory. Bakit? Bukas limot na kami kung ano nangyari. Kaya maraming mga lalaki pa nag-aaburod, mahina ang memory. Nakakalimutan may asawa pala sa Pilipinas. Gising ba kayo? Oy, wala akong pinatatamaan sa inyo. Baka mamaya, sabi niyo, ito si Brother Rod, nagpapatama na naman. Wala akong pinatatamaan. Sadyang mahina lang talaga ang memory ng mga lalaki. Kaya isipin mo, umalis ang Pilipinas, may asawa. Pagating dito, nakalimutan may asawa. Mahina talaga ang memory ng mga lalaki. Hindi katulad ng mga babae. Nako, kahit lumipas ang mahabang panahon, hindi makakalimot-limot yan. Kaya sana kaming mga lalaki maging katulad nyo rin. Na matalas ang memory. Na kahit anong mangyari, hindi nakakalimot, may asawa kaming iniwan sa Pilipinas at naghihintay sa aming pagbabalik. Ilan lang ang sumigaw? Gising ba kayo? O ito na ngayon. Dumulog na ngayon sa kay Haring Solomon ang dalawa. Ngayon, para makapag-desisyon si Solomon, kasi yung dalawang babae, hindi, ayaw magpatalo. Talaga sabi ng isa, akin yan. Sabi ng isa, akin yan. So akin. E dalawa sila. Ang sabi ni Solomon, kumuha ng espada. Yung sword. Ang sabi ni Solomon, iniutos sa kanyang tauhan, hatiin ang bata sa gitna. Ang kalahati ibigay sa isa. Sumigaw ang tunay na nanay. Ang sabi ng tunay na nanay, huwag po kamahalan. Ibigay na lang po ninyo sa kanya ang bata. Ang ganda ng puso ng tunay na nanay. Ang sabi ng hindi tunay na nanay, sige, hatiin ang bata. Palibasa hindi niya anak, wala siyang pagmamahal. Wala siyang malasakit. Ganun naman talaga, pag hindi iyo, wala kang pagmamalasakit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang hindi iyo ay hindi mo pinagmamalasakitan. O di ba ganoon naman talaga? Di baling may mawasak na pamilya, hindi naman iyo eh. Kaya tayo pasok ng pasok. Palakpakan mo natin si Yahweh. Sige, malakas na palakpak. Kaya ang anong sabi ni Solomon, ibigay sa isa yung bata. Kanino yon? Yung sumigaw na huwag hatiin ang bata. Ang sabi ni Solomon, siya ang tunay na nanay. Napakahalaga ang karunungan. Kaya sa pananalangin, ang inahanap ng Diyos ay tamang motibo. Kapag mayroon tayong tamang motibo sa pananalangin, ako'y nakatitiyak, ang bawat hihingiin mo sa Panginoon ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano ang tamang motibo sa pananalangin? Concern ka
sa kapakanan ng iba. Hindi lang sa ating sarili. Amen ba? Andoon ang pagmamalasakit natin sa kagandahan ng buhay ng iba. Hindi lang sa ating sarili. Bakit? Sabi natin kanina, bago ka pa lamang dumulog sa Panginoon, alam na ng Diyos ang iyong kahilingan. Kaya huwag kayong mag-alala, bago pa kayo pumunta sa lugar na ito, alam na ng Diyos kung ano ang inyong kailangan sa buhay. So anong tamang panalangin para tayo ay tugunin ng Lord? Dapat, alam niyo po, sabi ko nga sa marami, lalo yung weekdays nating gawain, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo. Una, ipag-pray po natin ang gawaing ito. Amen ba? Ipanalangin ang gawain na ito, na ang gawaing ito ay patuloy na pagpalain ni Yahweh Er Shaddai. Pagpalain ng lahat ang dumadalo sa gawain na ito, na sila'y ingatan lagi ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Alam niyo kung bakit? Kapag marami ang nananalangin sa gawain, tiyak ang gawain ay ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala. Kaya salamat po doon sa mga intercessory po na nag-i-intercede lagi sa gawain ng Diyos. Huwag kayo mag-alala para sa inyong mga sarili. Kayo po mga naririto sa gawain ng Panginoon. Huwag kayo mag-alala sa inyong mga personal na kailangan. Bakit? Si Solomon, hindi humingi ng para sa kanya. Kayamanan at kapahamakan ng kanyang kaaway. Pero anong sabi ni Yahweh? Bagaman hindi ka humingi ng para sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan. Yung palakpak parang. Kaya yung mga hindi humihingi ng para hindi nung para hindi sa kanya, yan ang lalong pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Halimbawa, may amo ka na hindi mabuti. Huwag mong sabihin na, Lord, ingatan mo ko sa among kong ito. Haya mo yung among ko ito ay magising sa katotohanan. Huwag ganun. Ipanalangin mo yung amo mo, Lord. I-bless mo yung amo ko. Pagpalain po siya lalo, Panginoon. Lalo mo siyang ingatan at proteksyonan. Lalo pag ang amo mo may sakit, may karamdaman, matanda na. Huwag mo siyang sasabihan na, Lord, matanda ng taong ito, wala pa rin magawa sa buhay. Huwag. Lagi mong ipag-pray sa Lord ang kagandahan ng kalagayan ng amo mo. Huwag kang humingi ng para sa iyo. At maniwala ka, yung hindi mo hinihingi na para sa iyo ay lalong ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala ba kayo doon? Sino naniniwala doon? Dito po sa buhay ni Solomon, ito po ay ipinagkaloob sa kanya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Huwag lang nating hingiin ang ating katanyagan, ang ating karangyaan, hayaan natin ang biyaya para sa ibang tao ang hingiin natin. Dahil yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Pangalawa, na tamang ugali sa pananalangin ay yung tinatawag na acceptance. Pagtanggap, sabihin mong pagtanggap. So anong ibig sabihin nito? Sa pagtanggap. So sa Bible, mayroon pong isang halimbawa na pinapakita ang banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang sa mga sumusunod na talata, sabi po ng Bible, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamang mga bagay na nasaksiyan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Tatandaan po natin mga kapatid, yung pahirap sa ating katawan, hindi ang Diyos ang nagbibigay. Laging ang kaaway ang nagbibigay. Sabi ng talatang 8 ng chapter 12,
tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kapighatian, sapagkat ako'y nagiging malakas. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ini-emphasize po ng Bible yung kalagayan ni San Pablo na kahit siya po ay malapit sa Diyos, na kahit siya po ay grabe ang pagsunod sa Panginoon, naranasan niya magkaroon ng karamdaman. Naranasan niya ang magkaroon ng sakit. Kaya huwag niyo pong sasabihin na kapag ang isang tao ay nagkakasakit, na siya ay pinaparusahan ng Diyos. Hindi. Laging may dahilan ang Panginoon sa atin. Dito po ay pinapakita ng Bible yung kalagayan ni San Pablo na bakit siya ay nagkaroon ng pasaning sa buhay na hindi maganda. Ang sabi po ng Bible, una, ay para hindi magyabang si San Pablo. Gising ba kayo? Para hindi magyabang si San Pablo. Ang sabi ng Bible, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito sa akin. Pero ito ay hindi inalis sa kanya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, sa lahat ng kanyang nararanasan, ito ay nagiging kanyang kalakasan. Anong kailangan doon? Pagtanggap. Sabihin niyo, pagtanggap. Kaya po sa pananalangin, hindi po hingi lang ng hingi. Kailangan nating tanggapin ang ating kalagayan sa buhay. Anong ibig sabihin doon? Halimbawa, nagkakasakit tayo. Nagkakaroon tayo ng karamdaman. Tanggapin mo yan. At kapag tinanggap mo yan, sa iyong kalagayan, sa iyong karamdaman, diyan ka palalakasin ng ating Yahweh El Shaddai. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Ano pang ibig sabihin doon? Hindi porke na tayo ay nasa Panginoon na, lagi tayong sagana. Lagi tayong mayaman. Amen ba? Lagi tayong tagumpay. Andyan pa ba kayo? Naku, may sundo na ata si brother. MSRT. Buti hindi police. Rescue. O, palakpakan natin ang Panginoon. Akala ko naman si brother Rod ang sinusundo. Rescuer pala. O, dito lang focus nyo. Para hindi tayo mawala. O, palakpakan ng Panginoon. Inaalaw ng Diyos yan para malaman ni Lord kung saan talaga ang inyong focus. Sa pakikinig ba? O maaagaw kayo? Nakikinig ba kayo? O, sino ang mga nakikinig? Okay. Kung kayo ay nakikinig, itaas ang kamay na mga hindi nakikinig. Okay, tayo nyo. Andyan ba kayo? Okay. Ituloy natin. Sa prayer, kailangan natin ng pagtanggap. Hindi ibig sabihin na, Lord, ayoko nito. Hindi itong gusto ko. Dapat may pagtanggap tayo. Sabi nga natin kanina, minsan, dumarating din tayo minsan doon sa kagipitan sa buhay. Hindi lahat ng panahon sa buhay ng mga Kristiyano ay laging sagana. Laging tagumpay. So, anong ibig sabihin doon? Sabi po ni San Pablo,
ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Dahil ito ang kanyang gusto. Anong gustong iparating sa atin ng Bible? Halimbawa, nakakaranas ka ng kagipitan. Huwag mong sabihin na, Lord, ayoko nito. Magpasalamat ka lagi kay Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa ginhawa at kahirapan. Sa kaginhawaan at kawalan, dapat andun lagi ang ating pagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai. Kasabihin mo sa iyong katabi, pagpalain ka sa hindi, magpasalamat ka kay Lord. O sabihin niyo uli, huwag ngayong sinabi ko, bago naman. O sabihin niyo uli, pag nakakaranas ka ng kakulangan, tanggapin mo lang. Eh yung iba hindi matanggap eh. Ang akala kasi ng iba, porke na kay Lord na, lagi nang sagana. Tandaan niyo po ito, kung may kakulangan, may kahirapan, ang kapalit niyan pagdating ng araw ay kaginhawaan na galing kay El Shaddai. Kaya anuman ang inyong nararanasan, tanggapin lang natin. Kaya sa pananalangin, napaka-importante po ng attitude ng pagtanggap. Nang ibig sabihin, andun ang ating pagtanggap kay Lord sa prayer, Lord, salamat po sa kalagayan ko sa buhay. Hindi yun na, Lord, bakit ganito ang kalagayan ko? Naglilingkod naman ako sa iyo. Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Nagbibigay naman ako sa iyo. Pero bakit ganito ang aking nararanasan? Ang kailangan ng Panginoon ay pagtanggap. Bakit? Pag tayo ay mayroong pagtanggap, maniwala ka. Sa pagtanggap natin, mararanasan po natin kung gaano kabuti ang ating Yahweh El Shaddai. Hindi ka titibay, hindi ka lalakas kung panayreklamo. Kasabi mo sa katabi mo, hindi ka tatatag kung panayreklamo. So, nang ibig sabihin nun, Brother Rod, kapag tayo ay marunong lang tumanggap sa kabila ng iyong kalagayan, diyan ka palalakasin ng ating Yahweh El Shaddai. Tama ba? Kasi pag panayreklamo, lalo ka manghihina. Pero pag ikaw ay marunong tumanggap, magugulat ka, isang araw makikita mong matatag ka, matibay ka. Yun ang sabi ni San Pablo, na siya ay lumalakas, tumatatag sa kanyang kalagayan sa buhay. Kaya dapat, yung ating sitwasyon sa buhay na ito, yung nararanasan natin sa buhay na ito, maging kalakasan natin yan. Yung kawalan mo sa buhay, dapat maging kalakasan mo yan. Yung problema natin sa buhay, dapat maging kalakasan natin yan. Bakit? Kasi naniniwala tayong mayroong Diyos na handang tumulong sa atin. Mayroong Diyos na nakakita ng lahat ng bagay. At kapag tayo ay tumanggap lang sa kalagayan natin sa buhay, tiyak hindi ka pababayaan ng ating Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. At pangatlo, na attitude sa prayer, dapat tayo ay mayroong tinatawag na pananampalataya. Pananalig. Sa prayer, napakahalaga ng pananampalataya. Ang sabi nga ng aklat ng Santiago, kabanatang 1, talatang 5 hanggang 7, sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi isa sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Anong kailangan sa prayer? Pananampalataya. Amen ba? Kailangan mayroon tayong pananalig. At ang taong may pananampalataya, hindi pabago-bago ang isip. Amen ba? Ano yung pabago-bago ang isip? Makikinig sa akin, may lilingon. Andyan ba kayo? Masaya ito. Yan yung mga pabago-bagong isip. Ayan, may ambulansya na ha. Huwag kayong pabago-bagong isip. May ambulance na dito. O ito, makinig kayo ng mabuti. Kausami ko muna kayo para maganda. Ano yung pabago-bagong isip? Mananalangin. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Bigyan ako ng amo. Magkatrabaho lang ako. Binigyan ng Diyos ng trabaho. Nung magkaroon ng trabaho, hindi gusto ang trabaho. Nagbagong isip. Ayoko dito. Gusto ko ibang trabaho. Kapag pinag-pray mo kay Lord at ibinigay ng Diyos sa iyo, huwag kang pabago-bagong isip. Tama ba? Bakit? Ang tagumpay, kailangan ng tiyaga. Kailangan ng pagtitiis. Kapag may pagtitiis, may tagumpay. Paglingon ka ng lingon, amen ba? Walang tagumpay. O hindi yung paglingon nyo doon, hindi naman yon. Ibig sabihin, wala kang focus. Kailangan, huwag pa bago-bagong isip. Kung makikinig, makikinig. Andyan ba kayo? Kumusta kaya sila doon? Ayan. Hello. O dito kaya, kumusta kaya sila dito? Andyan ba kayo? O yung mga nasa punang kahoy, andyan ba kayo sa punang kahoy? O pumalakpak nga kayo dyan. Ayan. O sabihin nyo, focus. O ang taong may focus ay mayroong pananampalataya. May pananalig. Kaya nga inaalaw ng Diyos ang lahat ng pangyayari para malaman kung talagang ikaw ay nakafocus talaga. Katulad nyo, dumating dito ang rescuer, dumating ambulansya. So inaalaw ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Pero huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ay mabuti. O naniniwala kayong ang Diyos ay mabuti? O kaya napakalaga sa Panginoon ang tamang motibo. Napakalaga sa Panginoon ang pananampalataya. Amen ba? Na dapat tayo ay may tamang motibo at mayroon tayong tamang pananampalataya kay Lord. At kapag yun ay ating ginawa, naniniwala ako, talagang patutunayan ng Diyos sa atin na ang Diyos ay mabuti. O, sino naniniwala ang mabuti ang Diyos? O, tayo tayong lahat. Alam kaya nila yung ang Diyos ay mabuti? Alam kaya ng ating mga worshiper? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Alam mo ba yun? Amen. Pero taasan mo, tamasa mo, taasan mo. Mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, at mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang
Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kaluhan at kalakasan, matibay na sandigan. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan at kalakasan, kalakasan, matibay na sandigan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang, di nagkukulang, siya sa atin, siya sa atin nagmamahal. Bisan pa siya ang kanlungan, siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa atin nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako at mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Naniniwala ba kayong mabuti ang Diyos sa atin? Okay. Lahat ng naniniwalang mabuti ang Diyos sa Kanya, kumuha kayo ng wallet. May wallet ba kayo? Yung wallet na yan, hindi dapat mayroon kayong separate na wallet ha? Para ano. Yung wallet na yan, mag-iipon kayo dyan na hindi nyo gagalawin. Na kahit anong kagipitan, anong mangyari, huwag nyo gagalawin. Isang araw, lahat ang ipon nyo dyan sa wallet na yan, magagamit nyo. Amen ba? Kayo mahilig mag-shopping, dyan nyo iipunin sa wallet nyo. Tapos itatago nyo yan. Ibig sabihin, bawa, kung kaya nyong linggo-linggo, mag-ano ka dyan, mag-ipon ka dyan. O kaya naman, bawat sweldo mo, mag-ipon ka dyan. At ang iniipon mo dyan, i-forget mo na parang wala kang ipon. Para bagang SS lang yan. Paglipas ng 10 taon, andan ba kayo? Oy, mayroong house in lot, 25 years to pay. Pero hulog ka ng hulog doon. Pagkalipas ng 25 years, nagugulat ka, iyon ang bahay at lupa. Gawin mo yan sa wallet mong yan. After 5 years, magugulat ka. May huhugutin ka. May kukunin ka. Amen ba? Kasi kung tayo ay ubos-ubos biyaya lagi, bawa, uuwi ka ng Pilipinas, kailangan mangutang dito. Pero kung ikaw ay may ipon, halimbawa, how many years stay ka dito, may naiipong ka, hindi mo kailangan mangutang. May kukunin ka. Uuwi kang masaya at maligaya. Kaya kung wala kayong dalang wallet ngayon na separate, bumili kayo sa isang linggo, dalhin nyo rito. At kung kayo ay mayroong dala na, dapat yung wallet na yan, hindi yung laging dala yan. Dapat nakatago yan. Amen ba? O, itas nyo muna ang mga bagay na gusto yung pagpalain ng Panginoon.
iligtasin muna. Lahat ng bagay na gusto niyong pagpalain ni Lord, ipag-pray muna natin yan. Banal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Pagpalain mo ang mga bagay na ito na hawak ng kamay ng aking makapatid. O Diyos, dalangin ko na lagi mong buksan ang pintuan ng kasaganahan sa bawat isa. Na silang lahat na naririto ay patunayan sa kanila, O Diyos, na buhay ang aming sinasamba sa lugar na ito. Na walang iba kundi ikaw, Yahweh El Shaddai. Basbasan mo ang mga bagay na ito upang ito'y magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan, Ama, ay patuloy na maparangalan. At ang mga wallet na ito, Ama, ay pagpalain mo. Punuin mo ito ng pagpapalat biyaya na galing sa iyo para pagdating ng araw, mayroon kaming madudukot, mayroon kaming makukuha, mayroon kaming magagamit. Turuan mo kami, Panginoon, sa tamang buhay. Turuan mo kami kung dapat naming gawin upang kami ay hindi na nasasadlak sa kagipitan at kahirapan ng buhay. Lord, nananalig kami ng sino mang nagtitiwala sa iyo ay hindi mo ito pababayaan. At inaangkin na namin sa araw na ito, kaming lahat na naririto ngayon ay answered prayer na sa pangalan ni Kristo Jesus. Now, bitawan niyo po ang mga hawak ng iyong kamay at muli, ipatong niyong kamay niyo sa ulo po ninyo. Magtiwala kayo ng kamay na yan ay gagamitin ng Diyos para sa iyo. At ipikit mo ang iyong mga mata at hilingin mo sa Panginoon ang mga bagay na nais mo, gusto mo, nang tama ang motibo at may pananampalataya sa Kanya. Open your lips and everybody talk to Him. Sabihin niyo sa Kanya kung anong bagay na gusto niyo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Amen, Lord God. Sa pagsubok at lumbay, laroon siya't dumarap. Pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Pakinggan mo, Lord, ang kahilingan nilang lahat sa araw na ito. Kung ikay nalalamin, yes, Lord God. Wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Ako'y magtitiwala. Amen. Sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Nanlalamig. Kung ikay nanlalamig. Amen. Wala kang makapitan. Wala kang malapitan. Para bang ang daigdig. Ang daigdig. Sa'yo'y nakapasan. Sa'yo'y nakapasan. Amen. Alalahanin mo sana. Minamahal ka niya. Minamahal ka niya. Hallelujah. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, di man karapat dapat, na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman.
kabutihan pa, biyaya na tabang. Biyaya niya tabang. Hallelujah. Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat. Di man karapat dapat. Na ako ay iligtas. Pangako niya'y dinagiba. Pangako niya'y dinagiba. Di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat. Alalahanin mo sana, kapatid. Hallelujah. Alalahanin mo sana. Minamahal ka niya. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailang tama. Minsan pa, alalahanin mo. Alalahanin mo sana. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailang tama. Ang Panginoon'y tapat kailang tama. Mga kapatid, Romans chapter 10 verse 11. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kaya kayong mga naririto ngayon at nagtiwala sa Diyos, answered prayer na kayo. Ano man ang iyong hiningi ang kinin mo, ibinigay na yan ng Diyos sa iyo. Amang banal, salamat lagi sa iyo. At patuloy kong dalangin ang pagpapala mo sa aking makapatid na ito. Bigyan mo lagi silang kalakasan at katatagan na nagagaling sa iyo. Magandang kalusugan at pagpalain mo lagi sila, Ama, sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Pagpalain mo ang kanilang mga amo, Yahweh Shaddai. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man ito naroroon, na sa Pilipinas man o na sa ibang bansa, abutin sila ng iyong biyaya at pagpapala. Ingatan sila at inaangking ko, Ama, na silang lahat ay nasa tiyak na kaligtasan. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Silang nag-aalay ng buhay sa iyo na maaga pa lang ay naririto na. Ama, bigyan mo lagi sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Huwag niyo po silang pababayaan, dakilang Diyos. Ang body of counsel, Panginoon, i-bless mo po lagi. Ang mga layman, Panginoon, pagpalain mo lagi, Ama. Samahan lagi sila, dakilang Diyos. Sa kabila ng kalamangang pagkatrabaho, sila, Panginoon, ay naririto pa rin upang tumulong sa iyong banal na gawain. Hiniling namin lagi na sila ay lagi mong pagtagumpayin. Ang music ministry, Father God, lagi mo siyang samahan at pagpalain ni Yahweh Shaddai. Lord, huwag mo silang pababayaan. At ang mga technician, Panginoon, lagi mo silang samahan at pagpalain, O God. Salamat, Lord, at dalangin din namin ang magandang kalusugan po ni Brother Stephen. Ang magandang kalusugan ni Sister Cindy, Panginoon. Lord, iniling namin ang kanyang ganap na kagalingan sa pangalan ni Jesus. At ang kalakasan at katatagan din, Panginoon, pagpapala mo kay Sister Tess, O God. Salamat, Yahweh, sa araw na ito at aming inaangkin. Lahat kaming naririto ngayon ay tagumpay na sa buhay. Answered prayer na, pinagaling na at pinalaya na sa lahat ng problema sa buhay. At naniniwala kaming, kaming lahat ay uuwing pinagpala at tagumpay ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. At kasama sa prayer ang mga media. God bless us all. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart.
tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nagahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingayoong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga panghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel at siyang susubaybay, kahit sandako ika'y maparoroon, tiyak iingatan. Sa kaniyang palad ay itatayo ka't siyang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay ang mga leon, ahas na mabaksik, di ka maaano sa mga serpisyente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag siya'y tumawag, laging handa ako na siya'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mailahil ay aking sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin niya'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ng ambayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Son, Holy Spirit, amen. Announcement po sa mga naghahanap po ng amo. Ito po, meron po, if you have the pen and paper, pakilista na lang. Please contact Sister Cherry. Ang magiging or si Marian Ho, ang number po is 55901803 or 9175-0929. Must be finished contract at pwede daw po